Para makatulong sa kanyang ina, ay napilitan mag-resign bilang crew sa McDo ang dalaga at piniling maging sexy dancer. Pero kakasimula pa lang niya, ay may nakagalaw na sa kanya at magbubunga pala ito ng triplets. Laking gulat ng binata nang minsan na mag-charity work siya sa probinsya ay may nakita siyang bata na parang hawig sa kanya. Pero hindi lang isa o dalawa, naging tatlo pa nga ito. Paano nga kaya ito nangyari? Habang bumibili ng ice cream, hindi mapigilan ni Alex ang mapangiti. Hindi nito alam kung bakit, pero sobrang gaan ang kaniyang pakiramdam sa bata. Naisip pa nga ng binata na may pagkahawig silang dalawa. Pagkabalik nito sa bata, ay masaya nitong iniabot ang ice cream na binili. "Anong pangalan mo?" mahinahong tanong ni Alex. "May." "Saan ka ba galing?" "Kanina ka pa hinahanap ni Mami," sigaw ng isang batang lalaki. Nanlaki ang mga mata ni Alex sa nakita. Magkaiba man ang hugis ng tatlo, ay mahahalata mo pa rin triplets ito dahil pare-pareho sila ng mukha. "Kakilala mo ba sila?" tanong ni Alex. "Mga kambal ko po, ako ang panganay. Ako si May, siya si Max at Simon," diretsong sagot ni May. "Anong ikaw ang panganay? Sabi ni Mama ako daw na una," inis na sagot ni Max. "Sabi ni Papa Nardo, sabay daw tayong lumabas," mahinhin na sabi ni Mon. Gulong-gulo nga ang binata. Isa, dalawa, tatlo. Tatlong mga bata ang kamukha niya. Pero paano nga ba nagsimula ang lahat? "Ako si Monica, isang babaeng gagawin ng lahat para sa kaniyang ina na mayroong malubhang sakit. Sa araw-araw na gastos at pangbili ng gamot ay talagang sobrang kinakapos ako. Kaya mula sa pagiging isang service crew sa McDo noon, ay napilitan akong maging isang sexy dancer. Dahil malaki daw ang kitaan doon. Hindi ko inaasahan na dito pala magsisimulang magbago ang aking buhay. At ito ang kwento ng buhay ko." Maraming salamat po. Masayang nagpasalamat naman si Monica sa dalaga nang ibinigay nito ang mga gamot na ipinamili niya para sa kanyang ina na may malubhang sakit. "Tapos ka na? Nakabili na ako ng mga kailangan ko," tanong ng kanyang kaibigan na si Angel. "Nabili ko lahat ng naiprescribe ng doktor na gamot para kay nanay," masayang sambit ni Monica. Natuwa naman si Angel na makitang nakangiti ang kaibigan at inakbayan. "Buti na lang at pinilit-pilit kitang maging sexy dancer na katulad ko," proud na bigkas ni Angel. Natawa naman si Monica sa kaibigan at inakbayan pabalik ang kaibigan. "Alam mo naman na gagawin ko ang lahat para kay nanay," nakangusong sagot nito. "Alam ko, baka best friend mo ko," nakataas kilay na tanong ni Angel. "Oo na, uwi na nga tayo," natatawang sagot ni Monica. "Oo nga pala, kailan mo balak mag-asawa? Tumatanda ka na," pang-aasar ni Angel. "Anong tumatanda? 24 pa lang ako, no? At saka ang lakas mo magsalita eh, ni boyfriend wala ka rin," natatawang pang-asar din ni Monica sa kanyang kaibigan. Inikutan ng mata ni Angel si Monica. "Gusto ko sugar daddy, hindi boyfriend," nakangusong sagot ni Angel. "Naku naman, Maria Angel, umuwi na nga tayo," natatawang sagot ni Monica. Masayang sinalubong ni Nanay Rona ang magkaibigan. "Nay, eto na po ang mga gamot mo." Nakangiting inabot ni Monica ang gamot sa ina. "Salamat anak," sagot nito sa anak. Kinuha niya ang mga gamot at inilagay sa kanyang kwarto. "O siya, aalis na ako. Kailangan ko pang matulog." Nang makaalis si Angel, ay nagluto na ng kanin at ulam si Monica para makapag-agahan na silang mag-ina. "Ako nang maghuhugas anak, magpahinga ka na," sabi ng nanay ni Monica. "Ako nanay, pagkatapos pa rin ito ay matutulog na rin naman po ako," sagot ni Monica habang naghuhugas. "Sige, pagkatapos mo dyan matulog ka na agad ha," nakangiting sagot ng nanay ni Monica. Kinagabihan,
ay nag-ayos na si Monica papuntang trabaho. Nang makarating ito sa kaniyang trabaho, ay sinalubong siya ni Angel. Sis, hinahanap ka ni boss? Nakangiwing, sabi nito. Bakit daw? At, ba't ganyan ka makangiti? Tanong ni Monica. Aba, alam mo na, sagot ni Angel. Umiling-iling na nga lang si Monica sa sinabi ng kaibigan at dumiretso sa office ng kanilang boss. Sir, hinahanap niyo daw po ako? Tanong ni Monica. Ikaw na naman ang nirequest ng pinsan ko. Malambing nang sabi ng boss sabay tayo sa kinauupuan niya. Pero ngayon, kasama niya yung matalik niyang kaibigan. Kaya kung ako sayo, pagbutihin mo, sabi ng boss. Masyado bang importante kasama niya, boss? Tanong ni Monica. Si Alex McLaren. Mahinang sagot ni boss. Nanlaki ang mga mata ni Monica sa narinig. Po? Eh, di ba, yun yung sikat na negosyante yun? Pasigaw na sagot ni Monica sa sobrang pagkagulat. O siya nga, kaya galingan mo, sabi ni boss na may halong tapik sa balikat ni Monica. Nagpunta na si Monica sa kanilang dressing room at bumungad ang nakangiting si Angel. So, si Sir Domingo na naman ba? Excited na tanong ng kaibigan. Oo, kasama daw yung best friend niya. Nakangusong sagot nito. Sinabi ba kung sino? Tanong ni Angel habang busy na nagme-makeup. Alex McLaren. Nakangusong sabi nito. OMG, totoo ba? Gulat na tanong ng kaibigan. Tumango si Monica at napabuntong hininga. Umupo ito sa harap ng salamin at nagsimula na ring ayusan ang sarili. Nang matapos namang mag-makeup ni Angel, ay kumuha ito ng upuan at tumabi sa kaibigan. Oh, bakit parang malungkot ka? Nag-aalala lang, tanong nito. Kinakabahan lang ako, sagot nito. Bakit ka naman kakabahan? Yakang-yakang mo yan, bakla! Sabi ni Angel at tinapik-tapik ang likod nito. Sana nga hindi ako matumba o madulas. O ano man yan? Kabadong sabi ni Monica. Praning ka lang. Huwag mo kasi isipin na magkakamali ka. Basta sumayo ka lang. Pag-i-encourage ni Angel. Ladies, 10 minutes! At ayan na ang signal. Mauna na ako. Kaya mo yan, sis? Bumirit pa nga si Angel bago lumabas at mag-perform kasama ng iba pa nilang katrabaho. Samantalang si Monica ay dumiretso na sa VIP room kung saan siya magpa-perform sa suki niyang client at sa kaibigan nito. Masayang nagpalakpakan ang magkaibigan sa performance ni Monica habang si Monica naman ay hingal na hingal. Nakakainganyo ka talaga panoorin, Monica, sigaw ni Sir Domingo. Salamat po, sir, at nagustuhan ninyo, nakangiting sagot ni Monica. Eto nga pala ang aking matalik na kaibigan, si Alex McLaren. I'm sure you've heard about him. Pagpapakilala ni Sir Domingo. Binati ng isa't isa ang dalawa at sabay-sabay na umupo. Pinagsilbihan naman ni Monica ang dalawa at siya ang nagtatagay ng mga alak para sa mga clients niya. Habang masayang nag-uusap si Sir Domingo at Alex, ay tila ba hindi mapakali si Monica. Paano ba naman kasi makakapag-relax si Monica kung kanina pa nakatitig sa kanya si Alex? Sa sobrang kaba ay dinamalayan ni Monica na inom ito ng inom hanggang sa nalasing siya. Sir Domingo, mukhang may tama na po ako, pagpapaalam ni Monica. Are you okay? Gusto mo bang ipahatid kita? Pag-aalala lang, tanong ni Sir Domingo. Okay lang po ako, sir. Kaya ko pa naman pong umuwi. Mahinhin na sagot nito. Okay, take care. Thank you for tonight, Monica. Nakangiting sagot ni Sir Domingo at niyakap si Monica. Masaya namang tinanggap ni Monica ang yakap. Laking gulat na lang nito na pati si Alex ay niyakap siya. Hindi nakagalaw si Monica at ang tanging narinig na lang nito ay ang pagkabog ng kaniyang dibdib. Are you okay? Nag-aalala lang tanong ni Sir Domingo. Nagising naman sa pagkatulala si Monica at ngumiti na parang nahihiya. Mauna na po ako. Pautal-utal na pagpapaalam ni Monica at dali-daling lumabas sa room. Tumakbo papuntang CR si Monica at hinawakan ng dibdib.
Napakalakas ng kabog ng dibdib ni Monica at halos hindi na maalis sa pagmumukha ni Alex sa isip nito. Nakaramdam na nga ito ng pagkainit sa mukha at humarap sa salamin. Napakaputla ng mukha ni Monica at di nito alam kung dahil ba sa alak o dahil kay Alex. Naghilamos na si Monica at nagpunta ng dressing room para magpalit. Nakita niyang nandoon pa ang kaibigang nakaupo habang nag-aayos. May client ka pa? Mahinahong tanong ni Monica. Oo, at mukhang matatagalan pa matapos. Ang lalakas uminom. Buti na lang at nalusutan ko pa. Pagrereklamo ni Angel. Nang dumaan si Monica sa may likodan ni Angel, nakita nito sa salamin na namumutla ang kaibigan. Dali-dali nitong nilingon si Monica upang makita kung tama ba ang nakita niya sa salamin. Anyari sa'yo? Nilalagnat ka ba? Nag-aalala ang tanong ni Angel. Ha? Wala. Napasobra lang sa inom. Kabadong sagot nito. Talaga lang ha? Sabi ni Angel, sabay tumayo at hinawakan ang ulo ni Monica. Mukhang ang napasobra lang. Mauna ka nang umuwi ha? Huwag mo na ako antayin. Baka inaantay ka rin ni nanay. Nakangiting sabi ni Angel at iniwang mag-isa ang kaibigan sa dressing room. Napabuntong hininga si Monica habang nakatingin sa sarili sa salamin. Nagpalit at kinuha na nito ang kaniyang bag. Napansin din ni Monica, alas tres pa lang ng madaling araw. Napaaga naman ata ang pagkagising ko, sabi nito sa sarili. Umiling na lang ito at naglakad pauwi. Wala na kasing sakaya ng jeep ng mga gantong oras. At nasasayangan naman si Monica na mag-taxi. Kung pwede naman niya itong lakarin pauwi. Habang naglalakad si Monica ay may nakasalubong itong mga tambay na sobrang lasing. Dinalian ni Monica ang maglakad nang makaramdam ito ng takot. Tuwing uuwi kasi ito ay parati silang magkasama ni Angel. Miss, saan puta mo? Tanong ng isang lalaki. Pauwi na po, nauutal na sagot ni Monica. Tumawa ang ibang lalaki at sinabayan maglakad si Monica. Huwag ka muna umalis, miss. Sabayan mo kami rito. Nakangiting sagot ng isang lalaki. Eh hindi, pauwi na po ako. Uwi na po ako. Natatakot na sagot ni Monica. Mas lalong kinabahan nga ito nang biglang himila ang kaniyang kamay ng isa sa mga lalaki. Bakit po? Naiiyak na tanong ni Monica. Sumama ka muna sa amin, saglit lang naman eh. Malambing na sagot ng lalaki at hinaplos si Monica mula balikat papuntang kamay. Sa sobrang takot ni Monica ay tumakbo na ito. Umiiyak at sobrang takot si Monica habang tumatakbo. Kumaripas ng takbo ang mga lalaki habang tumatawa sa paghabol kay Monica. Tulong! Huwag po! Parang awa niyo na! Pagmamakaawa ni Monica, tinawanan lang ito ng mga lalaki at biglang nakaramdam ng init sa katawan. Mas lalong nagsisigaw si Monica nang maintindihan kung ano ang pinainom sa kanya. Tinakpan ang bunganga ni Monica at sinimula na siyang hubaran. Napatigil na lang ang mga lalaki nang biglang nag-ilaw sa kanila ang isang magarbong kotse. Aba, gago to ah! Panira ng kasiyahan! Reklamo ng isang lalaki. Tirahin nyo na, ako na muna dito. Sigaw ng isa. Nagsitayuan naman ang dalawang lalaki at naglakad papunta sa kotse. Habang ang isa ay pinipilit na hubaran si Monica. Sinusubukan lumaban ni Monica. Pero sobrang lakas ng lalaki. Lumabas naman ang may-ari ng kotse at sinugod ang dalawang lalaki. Naalis ng isang lalaki ang sapi ni Monica at sinimula ng alisin ang sinturon nito. Huwag ka nang lumaban. Alam ko naman na gusto mo rin ng makatikim. Nakangiting sabi ng lalaki.
Kinagat ni Monica ang kamay ng lalaki. Tulong! Tulong! Paulit-ulit na sigaw ni Monica. Aba, hindi ka talaga titigil ah. Sigaw pabalik ng lalaki at akmang sasampalin si Monica nang may sumapak dito. Are you okay? Hingal na tanong ng isang lalaki. Ah, Alex? Hagulgol na sabi ni Monica. Nang nakita ni Alex na walang nangyari kay Monica, ay tumayo ito at tinanggal ang jacket para pangtakip kay Monica. Susugudin pa sana ni Alex ang lalaking sinuntok nito pero kumaripas ng takbo ang mga ito. Hahabulin sana ni Alex nang pinigilan siya ni Monica. Huwag mo kong iwan, please. Pagmamakaawa ni Monica, napabuntong hininga na lang si Alex sa sobrang galit. Binuhat na nito si Monica at ipinasok sa kotse. Saka nakatira? Ihahatid na kita. Mahinahong tanong ni Alex. Hindi makasagot si Monica dahil sa kakaibang naramdaman niya sa kaniyang katawan. Nag-iinit ang katawan nito at bumibilis ang paghinga niya. Are you okay? Pagtanong ni Alex nang makita ang itsura ni Monica. Hinawi ni Alex ang nakawalang buhok sa mukha ni Monica para makita ito ng maayos. Nang naramdaman ni Monica ang kamay ni Alex, humarap ito sa kanya. Alex, matamis na bigkas ni Monica. Napamura sa isip si Alex nang maintindihan niya kung ano ang nangyari kay Monica. Dali-dali niya itong inayos ang seatbelt at nagsimulang mag-drive. Wait here, may bibilhin lang ako. Sabi ni Alex nang makarating sila sa isang pharmacy. Lalabas na sana si Alex nang pinigilan ni Monica. Tulungan mo ako. Bulong ni Monica. Hindi pwede. Ayokong pagsamantalahin ang nangyari sa'yo. Kabadong sagot ni Alex. Please. Pagmamakaawa ni Monica na hindi mapakali sa inuupuan niya. Pagsisisihan mo to. Kung ayaw mong bilhan kita ng gamot. Iuuwi na lang ki... Hindi na natapos ni Alex ang sasabihin niya nang hinalikan na siya ni Monica. Ang halik na binigay niya kay Alex ay para ba itong sabik na sabik sa halik? Teka lang, bulong ni Alex. Hahalik na sana ulit si Monica nang pigilan ni Alex. Lumayo muna tayo, sagot ni Alex. Nang nakalipat na sila ng lugar, ay dali-daling hinalikan ni Monica si Alex. Binuhat ni Alex si Monica sa kaniya at hinalikan pabalik. Kinabukasan, sinampal ni Monica ang sarili nang maalala ang nangyari kagabi. Nilingon niya si Alex na mahimbing na natutulog. Anong pinaggagawa mo, Monica? Sigaw niya sa kaniyang isip. Napabuntong hininga na lang ito at kinuha na ang kaniyang damit at umalis. Masyado ka atang late na kauwi, anak, bungad na tanong ni Nanay Rona. Napadami lang ng client, Nay. Pasensya na po. Mahinahong sagot ni Monica. Kumain ka na ba? Tanong ng kaniyang ina. Opo, Nay. Kumain na po ako. Magpapahinga na lang po muna ako, sagot ni Monica. Nagpunta nga ito ng kaniyang kwarto at humiga. Napangiwi na lang ito nang nakaramdam ng sakit sa may binti niya. Nakita ni Monica na may mga galos ito dahil sa mga lalaki kagabi. Hindi muna ako papasok. Pasabi na lang kay boss. Mukhang trinatrangkaso ako. Pagpapaalam ni Monica sa kaniyang kaibigan. Nang matapos itong mag-send ng text kay Angel, natulog na muli ito. Isang linggong hindi nakapasok si Monica at ngayong gabi ang una niyang pagpasok sa trabaho matapos ang nangyari. Buti naman at bumalik ka na! Ang daming naghahanap sa'yo! Galit na sabi ng kaniyang boss. Sorry po boss, mahinang sagot ni Monica. Okay ka na ba? Tanong ng boss nito. Okay na ako boss, wala nang problema, masayang sagot ni Monica. Kinakabahan pa rin si Monica sa nangyari. Balak pa nga nitong hindi pa rin pumasok dahil sa takot na baka maulit ang nangyari. Pero dahil iniisip ni Monica ang kalagayan ng kanyang ina, ay naglakas loob itong pumasok. Hello, mahinahong sabi ni Monica. OMG Monica! Gulat na sagot ni Angel at agad na niyakap ang kaibigan. Kaya mo na bang pumasok? Pag-aalala lang tanong ni Angel. Huwag ka mag-alala, okay na ako. Nakangiting sagot ni Monica.
Pagka-uwi ni Angel galing sa trabaho, noong unang hindi pagpasok ni Monica ay naikwento nga nito ang nangyari. Maliban na lang sa nangyari sa kanila ni Alex. Sure ka ba na kaya mo na? Sabay tayo uuwi ha? Mag-aantayan tayo. Natatarantang sabi ni Angel. Relax, okay na talaga ako. Pero gusto ko yung mag-antayan tayo. Natatawang sagot ni Monica. Nagsimula na nga rin mag-ayos ng sarili si Monica. Napaduwal na lang si Monica nang maamoy ang pabango ni Angel. Oh, okay ka lang? Natatarantang tanong ni Angel. Ang baho ng pabango mo, Angel, ang sakit sa ilong! Pagrereklamo ni Monica. Ha? Ilang taon mo na itong naamoy, ngayon ka lang nagreklamo? Sagot ni Angel. Ewan ko, basta nakakahilo ang amoy. Pagrereklamo ni Monica habang nakatakip ito sa ilong. Ewan ko sa'yo, tara na nga! Natatawang sagot ni Angel at inaya na ito sa likod ng stage. Bumalik na sa normal ang pamumuhay ni Monica. Ilang linggo man ang nakalipas matapos mangyari ang trahedya ay kahit ni minsan hindi nagkita sina Alex at Monica. Kung naroon man si Alex sa bar, ay todo iwas naman si Monica. Malaki ang utang na loob ni Monica dito dahil sa pagligtas sa kanya. Pero sa nangyari sa kanilang dalawa, wala nang ibang maramdaman si Monica tuwing nakikita si Alex ay kundi hiya. Gabi-gabi ring sabay umuwi ang magkaibigan. Kung hindi man nagtama ang oras ng pag-uwi nila, ay nagtataksi na si Monica para mas ligtas ang pag-uwi. Okay ka lang? Yung mukha mo parang nakakita ng multo. Tanong ni Angel. Nahilo ako? Mahinahong sagot ni Monica, sabay kagat sa burger na kinakain. Sa basketball court, ang dalawang kaibigan na masayang nanonood ng palaro. Nasaktuhan nga ang day off nila, kaya nagpa siya ang dalawang tumambay. Galing! Nahihilo pero ang sarap ng kain. Di ka ba nabubusog? Pangaasar ni Angel. Kulang pa nga to eh. Nakangusong sagot ni Monica. Nanlaki ang mga mata ni Angel sa sinabi ni Monica. Nagtataka na nga ito sa inaasta ng kaibigan. Laging nahihilo. Laging tulog. At lumakas kumain. Umiling-iling na lang ito at binaling ang atensyon sa mga naglalaro. Angel, bulong na pagtawag ni Monica. Ano? Si Gwapo na yung magshoot oh! Excited na sagot ni Angel. Gusto ko ng ice cream. Pangungulit ni Monica. Napataas na lang ang kilay ni Angel kay Monica. Nakailang kain na ito ng burger, pero gusto pa rin kumain. Magsasalita na sana si Angel ng may naisip. Tara, tumayo ka dyan. May pupuntahan tayo. Seryosong sabi ni Angel. Saan naman? Tanong ni Monica habang nagtaka sa biglang pagkaseryoso sa mukha ni Angel. Basta, tara na. Pag-aya nito. Dali-dali namang isinuot ni Monica ang kaniyang bag at sumunod sa kaibigan na parang nagmamadali. Nagpunta ang dalawa sa butika at inantay ni Monica matapos si Angel na bumili dito. Ano ba yung binili mo? Bakit parang ang dami naman? Tanong ni Monica. Basta, papakita ko pagdating natin sa bahay. Sagot ni Angel at hinila na si Monica pauwi. Paulit-ulit na kinukulit ni Monica si Angel kung ano ang nangyari. Hanggang sa makarating sila sa bahay nito. Kinakabahan na nga ito dahil napakaseryoso ni Angel. Kinakabahan ako sa'yo. Ano ba yan? Pangungulit ni Monica. Eto, punta ka sa CR at subukan mo to. Seryosong sabi ni Monica at dali-daling binuksan ni Monica ang paper bag para makita ang tinutukoy ng kaibigan. Pagbukas ni Monica, nakita niyang may laman itong mga pregnancy test na 5. Nanlaki ang mga mata ni Monica sa nakita. Para saan to? Hindi naman ako buntis ah, sabi ni Monica na may halong pagtataka. Sigurado ka ba? Feeling ko buntis ka eh. Lagi kang tulog, ang lakas-lakas mo nang kumain at napaka-sensitive mo na. Pagpapaliwanag ng kaibigan. Akala mo buntis ako? Imposible naman na mangyari yan ano? Natatawang sagot ni Monica. Sigurado ka bang walang nangyari sa inyo ng mga gagong lalaking nagtangka sa'yo? Pag-aalala ni Angel. Nakita ni Monica na seryoso si Angel, nagbuntong hininga ito at hinarap ng maayos si Angel. Wala. Walang nangyari.
Bago pa may nangyari dumating si Sir Alex at niligtas napahinto si Monica nang na-realize niya na binalik nito ang tingin sa mga pregnancy test at tinignan si Angel. "Hoy, ano?" biglang tanong ni Angel nang napahinto sa pagsasalita ang kaibigan at parang naging statwa. "Aha? Oo. Yun nga nagligtas. Niligtas ako ni Sir Alex bago pa may nangyaring masama." Tinuloy kaagad ni Monica ang kaniyang sasabihin para hindi makahalata ang kaibigan. "Sige na nga, sabi mo baka stress ka lang lately kaya ka ganyan siguro." Napabuntong hininga na lang si Angel. Nang makauwi si Monica sa kanilang bahay, hindi mawala sa isipan niya na baka nga buntis ito matapos niyang maalala ang nangyari sa kanila ni Alex. Paikot-ikot na naglakad si Monica sa kaniyang kwarto at naglakas loob na subukan ang mga pregnancy test. Kinuha lahat ni Monica ang PT at nagkulong sa CR. Kumakabog ang dibdib ni Monica sa sobrang kaba habang nagbubukas ng isang PT. Nanginginig-nginig pa nga ang mga mata nitong binubuksan ang PT. "Buntis ako," bulong na sabi ni Monica. Hindi makapaniwala si Monica sa resulta kaya nagbukas pa ng isa hanggang sa nagamit niya na lahat ng PT. Hindi alam ni Monica ang dapat na maramdaman. Masaya ito na natatakot sa mangyayari. Iniisip nito kung kaya niya bang maging mabuting ina at kung kaya niya itong buhayin. Hawak-hawak ni Monica ang kaniyang cellphone at sinusubukang tawagan ang kaniyang kaibigan. Hello? Pautal-utal na sabi ni Monica habang umiiyak. "Monica? Bakit? Anong nangyari?" Pag-aalalang tanong nito. "Sinubukan ko yung PT. Positive, Angel. Positive." Sagot ni Monica na para itong nagmamakaawa. "Sandali, at pupunta ako dyan." Sigaw ni Angel, sabay baba ng telepono. "Si nanay?" Kabadong tanong ni Angel pagkadating sa bahay ng kaibigan. "Wala. Asa kabilang bahay, nakikipagkwentuhan." Sagot ni Monica habang nagpupunas ng sipon. "Totoo ba? Patingin nga." Sagot ni Angel. Pati na rin ito ay kinakabahan. Iniabot naman ni Monica ang mga PT na ginamit niya. "Lahat positive." Malungkot na sabi ni Monica. Nanlaki ang mga mata at napanganga si Angel habang tinitingnan ang mga PT. "Akala ko ba walang nangyari sa inyo nung gabing yun?" Mahinang sabi ni Angel. "Doon sa mga manyak wala. Wala talaga." Sagot ni Monica. Napapaluha na naman ito dahil sa nangyayari. "Paano ka nabuntis?" tanong ni Angel at bigla na lang nanlaki ang mga mata. "Huwag mo sabihin," sigaw nito. Tumango-tango naman si Monica at tinakpan niya ang kaniyang muka gamit ang kaniyang kamay. Napabuntong hininga si Angel at tumawi sa kaibigan. "Anong balak mo niyan?" mahinahong tanong ni Angel habang tinatapik-tapik ang likuran ng kaibigan. "Sabi nga nila blessing to. Kailangan kong sabihin kay nanay at aalis na rin ako sa trabaho." Sabi ni Monica habang umiiyak. "Andito naman ako. Handa kong tumulong. Magiging tita na ako." Sagot ni Angel at hindi na rin ito napigilang umiyak. Kinabukasan ng gabi, pumasok si Monica para magpaalam. Hindi nito sinabi ang rason sa mga iba nitong katrabaho. Ang sinabi na lang nito ay kailangan niya ng magpahinga. "Sigurado ka na ba dito?" tanong ng boss ni Monica. "Opo, sir. Buo na po ang desisyon ko." Pinilit nang umiti kahit nalulungkot. "Pwede kang bumalik anytime, Monica." Nakangiting sambit ni boss. "Salamat boss sa lahat ng tulong niyo," sabi ni Monica. Nagyakapan ang dalawa at umalis na nga ito. Kabadong inaantay ni Monica umuwi ang kanyang ina. Lagi kasi itong nakikipagkwentuhan sa kapitbahay tuwing hapon. "O anak, hindi ka ba pumasok?" nakangiting bungad ni Nanay Rona. "Umalis na po ako sa trabaho, Nay," sagot ni Monica sabay mano sa kaniyang inay. "Bakit? Anong nangyari?" pag-aalala ng ina. "Huwag po sana kayong magalit," kabadong sagot ni Monica habang si Nanay Rona naman ay umupo. "Ano yun, anak? May problema ba?" nag-aalalang tanong ng ina. "Nay, buntis po ako."
Mahinang sagot ni Monica na may halong kaba. Ilang minutong matahimik ang ina, sabay niyakap ang anak. Magiging okay din ang lahat, anak. Salamat sa Diyos at binigyan ako ng pagkakataong maging lola. Nakangiting sabi ni Nanay Rona. Napakagat labi si Monica at niyakap pabalik ang kanyang ina habang umiiyak. Takot na takot ako, inay. Pakiramdam ko, hindi ko mabibigyan ng magandang buhay ang anak ko. Pakiramdam ko, hindi ako magiging mabuting ina. Sabi ni Monica habang nakayakap sa ina. Bakit mo naman nasabi yan? Mahinahong sagot ni Nanay Rona habang hinahaplos-haplos ang buhok ng anak. Tignan mo ko, ang taba-taba ko na. Nagawan mo ng paraan ang paghihirap natin na dapat akong nanay mo ang gumagawa. Kaya huwag kang mag-isip ng ganyan. Andito ang nanay. Pagpapalakas ng loob nito sa anak at hinalikan ito sa noo. Salamat, Nay. Sabi ni Monica habang umiiyak na nakangiti sa ina. Sino ang ama ng bata? Nakangiting tanong ng ina. Nanlaki naman ang mga mata ni Monica. Nagdadalawang isip ito kung sasabihin ba niya ang nangyari. Nag-isip ng mabuti si Monica at nagbuntong hininga. Si Alex McLaren po. Nakayukong sagot nito. Eh hindi ba't yun yung napakayaman? Paano kayo nagkatagpo? Pagtatakang tanong ng ina. Sa trabaho po, Nay. Bulong nito. Sinabi mo ba sa kanya? Tanong ng ina. Hindi, Nay. May isa pa po kasi akong gustong sabihin sa inyo. Kabadong sagot ni Monica. Gusto ko po sanang umalis at manirahan sa probinsya. Mahinhin na sabi nito. Sigurado ka ba dyan? Tanong ng ina. Opo, Nay. Sigurado na po ako. Patangot-tangong sagot ni Monica. Kinabukasan ay nagsimula ng magbalot ng mga gamit ang mag-ina at mag-impake ng kanilang mga damit. Laking pasasalamat ni Monica na nagbago ang isip niya noon na ibenta ang kanilang bahay sa probinsya dahil kung binenta niya iyon, wala na silang matutuluyan ngayon. Si Nanay Rona naman ay excited na makauwi sa probinsya dahil andoon ang mga kaibigan at mga pinsan nito. Totoo ba? Sigaw ni Angel sa kanilang pintuan. Hingal na hingal pa ito at halatang tumakbo papunta sa bahay ni Monica. Angel, ginagawa mo dito? Wala ka bang trabaho? Nagtatakang tanong ni Monica. Totoo ba? Sigaw ulit nito. Ano ba yun? Mahinahong tanong ni Monica. Aalis kayo? Tanong ni Angel habang tinitingnan ang mga gamit na ipinapasok sa box ni Nanay Rona. Alis muna ako. Mas mabuti pang mag-usap kayong dalawa. Nakangiting sabi ni Nanay Rona at lumabas sa bahay. Malungkot na nakaupo si Angel. Saan kayo pupunta? Malungkot na sabi nito. Umupo naman si Monica sa tapat nito at hinawakan ang mga kamay ng kaibigan. Luluwas kami sa probinsya at doon na maninirahan. Mahinahong sagot ni Monica. Bakit parang ang bilis naman? Hindi mo man lang nabanggit sa akin. Naiiyak na sagot ni Angel. Sorry ha. Palagi naman kitang tatawagan. Paglalambing ni Monica. Ang layo ng probinsya niyo. Kayo na lang ang meron ako. Sagot ni Angel at hindi na nito napigilang umiyak. Hindi naman ako mawawala. Pwede kang dumalaw anytime. Sabi ni Monica. Niyakap ni Angel si Monica nang mahigpit at niyakap naman ito pabalik ng kaibigan. Mamimiss kita sobra. Sabi ni Angel na humahagulgol sa pag-iyak. Ako din, Angel. Sobrang mamimiss kita. Sagot ni Monica na hindi na rin napigilang umiyak. Sa totoo lang, hindi pa muna balak ni Monica umalis sa trabaho. Balak pa sana nitong mag-ipon at nang lumaki ang kanyang tiyan, saka siya luluwas. Pero nakain ng takot si Monica na baka mas lalo pa itong magtagal sa bar at malaman ni Alex ang pagbubuntis nito. Ang nasa isip kasi nito sa mga panahong iyon ay kukunin ng mayamang ama ang kanyang anak. Lumipas ang ilang buwan. Malaki na ang tiyan ni Monica. Dahil sa ipon ni Monica sa pagiging sexy dancer,
nagawa nilang magpatayo ng kanilang store kung saan si Nanay Rona ang nagbabantay. Laking tuwa nga ni Monica nang malaman na halos lahat ng tao sa kanilang probinsya ay kakilala ng kanyang ina. Naging payapa ang buhay ng mag-ina sa ilang buwan nila sa probinsya. Si Monica naman ay nagtatrabaho bilang sekretary ng mayor. Dahil maliit lang ang kanilang probinsya, hindi naman gaano karami ang nagiging trabaho ni Monica bilang isang sekretary, kaya kung hindi siya nagtatrabaho sa munisipyo, siya ay nasa palengke, nagbebenta ng mga isda. Isang kilong bangus nga po. Lilinisan o hihiwain po ba? Tanong ni Monica habang busy na nag-aayos ng paninda. Oo, para di na mahirapan si nanay magluto. Nakangiting sagot ng dalaga. Pagkabigay ni Monica ng bangos ay nanlaki ang mga mata nito sa nakita. Angel? Bulong nito. Ngumiti si Angel at inalis ang kaniyang shades. Kumusta ka? Tanong nito. Angel! Sigaw ni Monica at dali-daling niyakap si Angel. Anong ginagawa mo dito? Masayang tanong ni Monica. Mamaya na natin pag-usapan yan. Patingin nga ng tiyan mo. Excited na sabi ni Angel. Masaya namang pinakita ni Monica ang kaniyang tiyan at nag-post pa nga ito. Natawa naman si Angel sa ikinilos ng kaibigan. Ang laki na ng tiyan mo! Ilang buwan na ba? Masayang tanong ni Angel. Last month ko na. Inaantay ko na lang lumabas. Natatawang sagot ni Monica. Excited na ako maging tita! Sabi ni Angel na may halong tili. Halika! Sabay na tayong umuwi. Naku, matutuwa si nanay nito. Lagi ka ba namang kinakamusta sa akin? Kwento ni Monica. Pinabili na nga lang niya ang kaniyang pwesto at hinila na paalis sa palengke si Angel. Nay! Nay! Tignan mo kung sino ang dumating! Excited na wika ni Monica. Aba! Kung makasigaw ka, parang may sunog ah. Sino ba yan? Sagot ni Nanay Rona habang nagmamadaling lumabas ng kwarto. Hello, Nay! Nakangiting bati ni Angel. Hala, Angel! Salamat at nakadalaw ka! Masayang sagot ni Nanay Rona at niyakap ng mahigpit si Angel. Umalis na ako sa trabaho. May kwarto ba ako rito? Nakangiting binalita ni Angel. Nagulat ang mag-ina. Ngumiti ng bahagya si Monica. Dito ka natitira? Excited na tanong nito. Tumango-tango si Angel at niyakap ulit ito ng buntis niyang kaibigan na ngayon ay umiiyak sa tawa. Aba, syempre! May nakahanda kang kwarto dyan. Araw-araw kong nililinisan. Masayang sabi ng ina. Ba't ka naman umiiyak? Tanong ni Angel kay Monica. Hormones, be. Hormones. Sabi ni Monica habang nagpupunas ng luha. Umiiling-iling na lang si Angel nang nakangiti. Dalawang linggo ang nakalipas nang dumating si Angel sa probinsya. Kumuha rin ito ng pwesto niya sa palengke para magtinda ng bigas. Hi miss, bati ni Nardo ang may-ari ng karnihan. Ay, Nardo, maraming bumibili, tigilan mo ko. Inis na sagot ni Angel. Bagay naman kayo ah. Sigaw ni Monica mula sa kaniyang pwesto. Aba, isa ka rin, tigilan niyo ko. Nakangusong sigaw nito. Bakit ayaw mo ba si Nardo? Tanong ni Monica sa kaibigan habang sila ay naglalakad pa uwi. Sino may sabi? Taas kilay na tanong ni Angel. Lagi mo na lang kasing tinataboy. Tanong nito. Hindi pwedeng magpakipot. Natatawang tanong ni Angel. Ikaw talaga? Tara na nga. Baka nag-iintay na si nanay. Pag-aaya ni Monica. Ang aga niyo naman atang magsara. Tanong ni Nanay Rona na dumaan ang dalawa sa kaniyang store. Sold out, Nay! Sigaw ni Angel habang si Monica naman ay busy kumain. Mauna na kayo sa bahay at isasara ko na rin ito. Nakangiting sabi nito. Alam ko naman ang pakay ni Nardo. Pero parang ang bilis lang kasi kapag sasagutin ko na kaagad. Nakangusong sabi ni Angel habang inaayos ang mga ulam na binili nila ni Monica sa palengke. Hindi makaimik si Monica at hindi rin makagalaw sa kaniyang kinatatayuan. Eh, Angel? Pautal-utal na tawag nito. Pagkalingo ni Angel ay dahan-dahan itong napatingin sa sahig na puno ng tubig. Tumakbo agad si Angel palabas ng bahay. Nay! Nay! Si Monica po! Sigaw nito.
agad naman itong bumalik kung saan si Monica. Umupo ka muna. Ay hindi, may nabasa ako sa Facebook na mas magandang ilakad-lakad mo yan para hindi ka mahirapan pag lumabas. O kaya tubig ba? Angel! Sigaw ni Monica para mapakalma si Angel. Nasunod-sunod nang nagsasalita dahil sa sobrang pagkataranta. Kumalma ka nga, pwede ba? Pati ako natataranta sa'yo. Sigaw ni Monica. Okay, sige. Ano ba dapat kong gawin? Tanong ni Angel habang kinakalma ang sarili. Kunin mo yung inayos kong gagamitin ni Baby sa hospital at tumawag ka na ng tricycle. Sabi ni Monica. Maglalakad sana si Monica papuntang upuan ng makaramdam ng sobrang sakit ng kanyang tiyan. Ah! Sigaw ni Monica at napahawak ito sa lamesahan para makakuha ng suporta. Bakit? Napalingon si Angel at lalapit sana kay Monica nang pinigilan ito ng kaibigan. Kunin mo yung bag at tumawag ka na ng tricycle. Uutal-utal na sabi ni Monica. Paulit-ulit humihinga nang malalim si Monica para maibsan ang sakit na nadarama nito. O sige, ito na. Sigaw ni Angel at tumakbo na ito papunta sa kwarto. Kinuha na nga nito ang bag at iniwan sa lamesa. Sunod naman itong tumakbo palabas para magtawag ng tricycle. Kamusta si Monica? Kabadong tanong ni nanay nang makasalubong sa labas si Angel. Nagsisisigaw sa sakit, nay. Tatawag na ako ng tricycle, yung mga gamit, sa lamesa na. Bili nito kay Nanay Rona bago tuluyan ang pumunta sa sakayan. Anak! Sigaw ni nanay pagpasok sa bahay. Dali-dali itong lumapit sa anak para gabayan. Inhale. Exhale, anak. Inhale. Exhale. Inhale. Bili nito kay Monica at sinunod naman ito. Ganon ang naging routine ni Monica hanggang sa dumating na si Angel na may kasamang tricycle. Nagmadali na nga ang lahat para maisugod si Monica sa hospital. Nay, magiging maayos din ang lahat. Malakas si Monica. Mahinahong sabi ni Angel kay Nanay Rona habang niyakap ito patagilid. Oo nga, ang Diyos na ang bahala sa mag-ina. Nakangiting sagot ni Nanay kay Angel. Makalipas ang ilang oras ay may lumabas ng doktor kung saan pinasok si Monica. Sino po ang pamilya ni Miss Rodriguez? Tanong ng doktor. Kami po, Dok. Kabadong sagot ni Nanay Rona. Congratulations po. Maayos na nailabas ang triplets. Nakangiting sabi ng doktor. Ano ho? Triplets? Gulat na tanong ni Angel. Opo, dalawang lalaki at isang babae. Sabi ng doktor. Napanganga naman si Angel habang si Nanay Rona ay nakaramdam ng kahinaan sa tuhod. Nay, okay ka lang? Nag-aalalang tanong ni Angel. Oo, okay lang ako, anak. Tatlong apo ko. Masayang sigaw ni nanay. Pwede na po kayong pumasok sa loob. Nakangiting sabi ng doktor. Nagpasalamat na ang dalawa at pumasok sa room ni Monica na may katabing tatlong sanggol. Hanip? Tatlo nga? Sabi ni Angel. Ngayon ay ilang taon na ang nakalipas matapos ang panganganak ni Monica. Ngayon isa-celebrate naman nila ang 7th taong gulang ng mga bata. Maldita kami! Pang-aaway ni Angel sa kaniyang inaanak. Hindi po ah! Ikaw po ang maldita! Nakangusong sagot ni May. Tigilan mo nga yung inaanak mo, Angel, para kang bata! Natatawang sabi ni Monica. Aba, ang cute ng inaanak ko eh. Di ka mapigilan? Sabi ni Angel. Asan yung dalawa? Tanong ni Monica habang nililibot ang mata sa kapaligiran. Sumama kay Papa Nardo nila sa bayan at bumili ng ice cream. Pagpapaalam nito. Eh si Angelo, asan? Pahabol na tanong ni Monica. Kinuha ni nanay sa akin. Siya daw magpapaligo. Wala atang tiwala sa akin eh. Nakayanan ko ngang i-air yung bata. Pagbibiro nito. Lukarat ka talaga, Angel. Tawang-tawa na sigaw ni Monica. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, triplets! Sigaw ni Angel. Happy birthday, mga anak! Sigaw ni Monica. Happy birthday sa inyo, mga bata! Mahinahong bati ni Nanay Rona habang hawak ang anak ni Angel na si Angelo.
Etong mga regalo ninyo. Saad ni Papa Nardo. Yay! Thank you po! Sabay-sabay na pasasalamat ng tatlo. Masayang kumakain sina Monica nang lumapit sa kanila ang tatlong mga bata. Mami! Nakangusong tawag ni Mon ang bunso sa triplets. Diba, Mami, ako ang panganay? Diretsyong tanong ni May ang unika-iha. Anong ikaw? Diba ako yun, Mami? Nakangusong tanong ni Max ang panganay na lalaki. Mami, ako hindi ako pwede maging panganay? Naiiyak na tanong ni Mon. Paano ka magiging panganay? Iiyakin ka. Mataray na sabi ni May. Bakit ba pinipigilan niyo ako? Eh, ako ang panganay sabi eh. Pagalit na sigaw ni Max. Si Nanay Rona at Angel ay natatawa na lang sa sobrang kakuyutan ng triplets, samantalang si Monica ay hindi na naman alam ang gagawin para mapatigil ang away ng mga bata. Alam kasi nito na kapag sasabihin niya ang totoo, iiyak ang dalawa. Sabay kayong lumabas. Kaya paano may panganay sa inyo? Nakangiting tanong ni Nardo habang pinapakain si Angelo. Oo nga, sabay naman tayong tatlo ha, sabi ni May at doon na natapos ang isyo ng triplets. Napailing-iling na lang ang kanilang ina. Minsan talaga, hindi ko na alam ang gagawin ko, natatawang sabi ni Monica. Ang tatalino pa ng mga bata, singit ni Nanay Rona. Oo nga, di kaya ng brain cells ko, sabi naman ni Angel. Kasi parehas lang kayo ng pag-iisip, pagbibiro ni Monica. Hoy, natatawang sigaw ni Angel. Siya nga pala, handa na ba ang mga gamit ng bata para sa first day of school nila bukas? Tanong ni Nanay Rona. Opo, Nay. Nabili naman na po lahat ng kailangan, sagot ni Monica. Kinabukasan, hinatid na ni Monica ang triplets para sa kanilang first day of school bago magderecho sa kanyang pwesto. Habang si Alex naman ay nakarating sa isang probinsya kung saan niya ipapatupad ang kanyang recent project. Ito ay magbibigay at magsisponsor sa iba't ibang eskwelahan. Paulit-ulit siyang dumadalaw sa iba't ibang eskwelahan para masilayan kung ano ang kinakailangan niyang ibigay para makatulong. Sir, maraming salamat po sa pagdalo dito sa aming mumunting baryo. Nakangiting bati ni Mayor. Walang anuman, Mayor. Ikinagagala ko po na makilala kayo. Sagot ni Alex. Meron kaming dalawang paaralan dito. Isang pang elementary at pang high school. Kwento ni Mayor. Wala pa po kayong college dito? Tanong ni Alex. Yan ang isang binabalak namin dito sa probinsya namin. Ang magpatayo ng isa pang eskwelahan para sa mga magkokolehiyo. Kaya nga lang, marami kasing mas gustong lumawa sa syudad at doon ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Kaya hindi namin alam kung itutuloy pa ba namin ito. Makikita mo naman, maliit lang ang aming probinsya. Sagot ni Mayor. Ang dalawa ay nagpatuloy na nag-usap tungkol sa trabaho at nagkwentuhan tungkol sa probinsya. Ipapakilala ko po sa inyo ang aking sekretary bukas. Siya po ang magiging kasama niyo sa paglibot. Ako sana maglilibot sa'yo. Kaso, baka hindi kayanin ang mga tuhod ko. Natatawang saad ni Mayor. Napangiti na lang si Alex. Huwag ho kayong mag-alala. Okay lang po. Sabi ni Alex. O siya, magpahinga ka muna. At alam kong pagod ka sa biyahe. Pagpapaalam ni Mayor. Salamat po ulit. Masayang sagot ni Alex. Lumabas na nga ito sa munisipyo at naglakad na papunta sa kaniyang kotse. Habang naglalakad papunta sa kotse, ay may nakita siyang batang babae na nakatingin sa nagbebenta ng ice cream. Masayang lumapit ito sa bata. Hello! Nakangiting bati niya dito. Hello po! Sagot ng bata. Gusto mo ba ng ice cream? Tanong nito. Opo, pero sabi ni Mami, wag daw kami masyadong kumain sa hapon at baka hindi na kami makakain ng panggabihan. Nakangusong sagot nito. Secret na lang natin, bibilhan kita. Sabi ni Alex. Nanlaki ang mga mata ng bata sa sobrang tuwa. Talaga po? Masayang tanong nito. Oo, sandali lang ha. Sagot ni Alex at bumili na ng ice cream. Habang bumibili ng ice cream, hindi mapigilan ni Alex ang mapangiti. Hindi nito alam kung bakit pero sobrang gaan ang kanyang pakiramdam sa bata. Naisip pa nga ng binata na may pagkahawig silang dalawa.
pagkabalik nito sa bata ay masaya nitong iniabot ang ice cream na binili. Anong pangalan mo? Mahinahong tanong ni Alex. May, saan ka ba galing? Kanina ka pa hinahanap ni Mami. Sigaw ng isang batang lalaki. Halaka, pagagalitan ka ni Mami. Mahinhin na sabi ng isa pang batang lalaki. Nanlaki ang mata ni Alex sa nakita. Magkakaiba man ang hugis ng tatlo ay mahahalata mo pa ring triplets ito dahil pare-pareho sila ng mukha. Kakilala mo ba sila? Tanong ni Alex. Mga kambal ko po, ako ang panganay. Ako si May, siya si Max, at si Mon. Diretsong sagot ni May. Anong ikaw ang panganay? Sabi ni Mama ako daw na una. Inis na sagot ni Max. Sabi ni Papa Nardo sabay daw tayong lumabas. Mahinhin na sabi ni Mon. Ikaw po, anong pangalan mo? Tanong ni May. Ako si Alex. Masayang pagpapakilala nito. Tumingin naman ito sa dalawang lalaki na sobrang titig sa ice cream na kinakain ni May. Gusto nyo rin ba? Pag-aalok ni Alex. Pero sabi ni Mami, wag daw kami kumain para hindi mabusog kasi kakain pa kami ng panggabihan. Nakangusong sagot ni Mon. Basta pagkatapos nito ay di na kayo kakain ng iba. Promise nyo. Sabi ni Alex. Mabilis namang tumango ang dalawa. Binilhan na ni Alex ang dalawa at masaya nitong pinanood ang mga bata na sarap sa ice cream. Max! May! Mon! Asa na naman ba kayo? Sigaw ng babae. Hinahanap na kayo ng mami nyo, sabi ni Alex. Boses nga ni Mami. Napatiling sabi ni Mon at napangiti si Alex sa sobrang kakyutan nito. Mami! Sigaw naman ni Max. Naku! Kayong tatlo! Sabi ko sa inyo huwag kayong lalayo kay Mami, di ba? Sabi ni Monica habang hingal na hingal. Pinagmasdan nito ang kanyang mga anak kung may nangyari sa kanila. Napabuntong hininga si Monica at tiningnan ng seryoso ang mga triplets. Sabi ko, huwag kakain ng iba, di ba? At kakain na tayo sa bahay. Seryosong sabi nito. Pasensya na, miss. Ako ang pumilit sa mga bata. Singit ni Alex. Pagharap ni Monica sa lalaking nagsalita ay para bang tumigil ang kanyang mundo. Samantalang si Alex naman ay nakatulala sa nakita. Nagkatinginan ang dalawa na para bang nag-uusap ang kanilang mga mata. Sir Alex? Bulong ni Monica. Monica, right? Gulat na tanong ni Alex. Opo. Nauutal na sagot ni Monica. Sa mga oras na ito ay sobrang kaba ang nararamdaman ni Monica. Sobrang bilis ng tibok ng puso niya na parabang nagwawala. Habang si Alex naman ay di makapaniwalang kaharap ang babaeng hindi niya magawang kalimutan. Sa tagal kong ginustong makita ka ulit, dito lang pala tayo sa probinsya magtatagpo. Mahinang sabi ni Alex. Mas lalong bumilis ang tibok ng puso ni Monica. Hindi nito alam kung dahil kinakabahan ito o dahil sobrang tagal na ng huli niyang nakita si Alex. Oh nga po sir, paano ba yan? Kailangan na namin mauna. Magluluto pa po kasi ako ng kakainin namin mamayang gabi. Pagpapaalam nito, sabay pilit na ngumiti kay Alex. Aalis na sana si Monica nang pigilan ni Alex. Hindi nito alam kung bakit niya biglang pinigilan si Monica na umalis. Pero isa lang ang naiintindihan niya. Yun ay gusto niya pang masilayan at marinig ang boses ng babaeng ilang taon nang ginugulo ang isipan niya. Ihatid ko na kayo. Pangaalok ni Alex. Ah, wag na po sir. Ayokong maabala kayo. Kabadong nginitian si Alex. No, I insist. Sabi ni Alex at tinignan si Monica na parabang nangungusap ito. Nanghina naman si Monica sa reaksyon ni Alex at napakagatlabi na lang ito at tumango kay Alex. Ngumiti nang napakalawak si Alex at dali-daling pinagbuksan ng pinto ang mga bata at si Monica. Habang asa loob ng sasakyan ay hindi mapakali si Monica. Sobrang init ng pakiramdam nito na halos hindi na makahinga. Samantalang si Alex naman ay wala nang ginawa
kundi magnakaw ng tingin kay Monica. Mami, saan tayo punta? Tanong ni Mon. Uuwi na tayo anak, hahatid lang tayo ni Tito Alex, sabi ni Monica nang nilingon niya ang kanyang anak. Ilang taon na sila? Tanong ni Alex. Kaka-7 lang nila kahapon, mahinang sagot ni Monica. Kaya pala, nawala ka ng parang bula sa bar, nag-asawa ka na pala, malungkot na sabi ni Alex. Hindi nagawang sumagot ni Monica. Pilit na nginitian nilang nito si Alex. Yun ba yung Nardo na nabanggit nila? Tanong ulit ni Alex. Hindi na nagawang sumagot ni Monica dahil biglang nagsalita ang kanyang anak. Hindi po, asawa po ni Mama Angel si Papa Nardo, sagot ni Max. Wala kaming daddy, singit ni May. Ah, ganun ba? Natatawang sagot ni Alex. Lumiko po kayo sa eskinita at doon na po ang bahay namin, sir. Dali-daling sabi ni Monica. Kinakabahan kasi ito sa mga sinasabi ng mga anak. Maraming salamat po sa paghatid, mahinang sabi ni Monica. No big deal. Mag-iingat kayo. And sana magkita ulit tayo, nakangiting sagot ni Alex. Biglang namutla ang buong mukha ni Monica sa ngiting nakita kay Alex. Hindi na ito nagsalita pa at tumango kay Alex. Nagpaalam na nga ang mga bata kay Alex at nagsitakbuhan na papuntang bahay. Pinanood ni Monica ang kotse ni Alex hanggang sa makaalis ito ng tuluyan. Nang nakaalis na si Alex, ay napaupo ito bigla at nakahinga ng maluwag. Anong gagawin mo dyan? Nakataas kilay na sabi ni Angel habang may daladalang mga talong. Sino yun? Tanong ulit nito sabay turo sa kotseng nakaalis. Si Alex, bulong ni Monica habang nakaupo pa rin at nakayuko. OMG! Gulat na sagot ni Angel. Hinila niya patayo si Monica. Tumayo ka dyan at mag-usap tayo sa loob, pagmamadali ni Angel. Nang makapasok ang dalawa sa bahay nila Angel, ay pinalabas muna nito ang kaniyang mag-ama para na rin bantayan ang triplet sa kabilang bahay. Bakit andito? Bulong ni Angel. Hindi ko alam. Nagulat na lang ako nang kasama niya ang mga bata sa labas ng munisipyo. Kabadong sagot nito. Hindi mo ba sasabihin sa kanya? Tanong ni Angel. Ha? Bakit ko sasabihin? Gusto mo bang kunin niya ang mga bata? Inis na tanong ni Monica. Paano kung hindi? Monica, huwag kang selfish. Alam ng buong pamilya na naghahanap na ang triplets ng ama. Madiin na sabi ni Angel. Natatakot ako, Angel. Ayokong mawalay sa akin ang mga anak ko. Hindi ko kakayanin. Naiiyak na sabi ni Monica. Doon tayo lalaban. Pero isipin mo, paano kung hindi yung iniisip mo ang mangyayari? Isipin mo kung gaano kasaya ang mga anak mo kapag nakilala nila ang tatay nila, mahinahong sabi ni Angel. Malungkot na umuwi si Monica. Pagka-uwi nito ay masayang sinalubong ng triplets. Siya po ba ang daddy namin? Tanong ni May habang ang mga kapatid nito ay nakatingin kay Monica, nag-aantay ng sagot. Ano-anong tinatanong nyo? Kain na nga tayo? Sabi ni Monica. Iniba na lang nito ang usapan at pinilit na tumawa sa harap ng mga bata. Tinitignan naman nito ni Nanay Rona na parang may alam sa nangyari. Nang natapos ng kumain ng lahat, inayos na ni Monica ang pinagkainan nila at biglang kinausap ito ni Nanay Rona. Hindi mo ito matatakbuhan habang buhay, anak, sabi ni Nanay Rona. Ewan ko, Nay. Alam ko naman po ang dapat gawin pero nagdadalawang isip ako. Pakiramdam ko mawawala sa akin ang mga anak ko. Malungkot na sagot nito habang hinuhugasan ang mga pinggan. Mas lalong mawawala sila sa'yo kapag nalaman nilang pinagkait mo ang ama nila, mahinahon na sabi ni Nanay Rona. Kinabukasan, nagpunta si Monica sa munisipyo dahil ipinitawag ni Mayor. Magandang umaga po, Mayor. Masayang bati ni Mona. Andito ka na pala. Halika, pasok ka. May papakilala ko sa'yo, nakangiting sabi ni Mayor. Sige po, sagot ni Monica at pumasok na ng office. Eto nga pala si Sir Alex, pagpapakilala ni Mayor. Nanlaki ang mga mata ni Monica nang nakita si Alex at ganun din ang naging reaksyon ni Alex. Monica, bulong ni Alex. Magkakilala kayo? Tanong ni Mayor. Ah, opo, Mayor. Nakilala ko po dati
sa dati kong trabaho. Mahinang sagot ni Monica. Mabuti kung ganun. Hindi ka mahihirapan ipasyal si Alex. Dito sa lugar natin, natutuwang sabi ni Mayor. Po? Gulat na tanong ni Monica. Ikaw ang magiging kasama ni Sir Alex at tutulong sa kanya habang andito siya sa ating probinsya. O siya, maiwan ko na kayo. Paalam ni Mayor. Napanganga na lang si Monica sa narinig dahil sa gulat. Inayos na lang nito ang kaniyang itsura nang narinig niyang tumawa si Alex. Namutla ito dahil sa hiya at hindi makatingin kay Alex ng diretso. Sir, sang lugar gusto niyong munang makita? Nahihiyang tanong nito. Just call me Alex. Matamis na sagot ni Alex at napalunok si Monica. Delikado to, sabi ni Monica sa kanyang isip. Sige Alex, sagot naman ni Monica. Okay lang ba na makita muna ang paaralan dito? Tanong ni Alex. Sige po, doon po muna kita ipapasyal, nakangiting sabi ni Monica. Habang nag-iikot, hindi mapigilan ni Monica na maisip kung sasabihin ba nito ang tungkol sa mga bata. Kung noong una ay natatakot itong kunin sa kanyan ang triplets, ngayon naman ay kinakabahan ito at baka hindi maniwala si Alex o kaya hindi niya tanggapin ang mga bata. Inikot ni Monica si Alex sa elementary hanggang sa high school. Pati na rin sa palengke ay inikot rin ni Monica si Alex. Sa mga oras na magkasama sila, ilang beses sinubukat na banggitin ni Monica ang tungkol sa mga bata. Ngunit sa tuwing ibubuka niya ang kanyang bibig, hindi niya magawang sabihin. Ang bilis ng oras, magkakahiwalay na naman tayo, sabi ni Alex. Namutla si Monica sa sinabi ni Alex. Hindi rin maitatanggi ni Monica na naging masaya siya ngayong araw na makasama niya si Alex. Kung gusto mo, sa bahay ka na maghapunan, nahihiyang sabi ni Monica. Okay lang ba sa'yo? Masayang tanong ni Alex. Tumango si Monica at nagpunta na sila papuntang bahay. Alex, para di ka magulat na sa mga kakulitan ng mga bata, si Max ang panganay. Magaling magsalita na akala mo kung sinong matanda. Yung pangalawa naman ay si May. Eh, diretso magsalita kaya minsan akala mo galit or nagsusungit. Si Mo naman yung bunso, mainhi na bata at sensitive. Mabilis ang kwento ni Monica at natawa naman si Alex sa pagpapakilala ni Monica sa mga bata. Sa totoo lang, ay gusto ulit makita ni Alex ang mga bata dahil sa sobrang gaan ang pakiramdam niya sa mga bata. Hindi rin ito maitatanggi na kamukha ang mga bata na mas ikinatutuwa niya. Salamat sa heads up, natutuwang sagot ni Alex. Naunang bumaba sa kotse si Monica habang si Alex naman ay itinabi na muna ang kaniyang kotse. Habang naglalakad ito paakyat papunta sa kanilang bahay ay narinig niya ang mga anak niya. Isusumbong kita kay mami namin, sigaw ni May. Bakit? Totoo naman ah, wala kayong tatay, kami meron, sigaw pabalik ng isang bata. Meron kaming daddy. Sabi ni Mama Angel, meron kaming daddy. Naiiyak na sagot ni Mon. Uwi na tayo. Huwag niyo napansinin niyang mga yan. Galit na sigaw ni Max. Nanlumo si Monica sa narinig. Naiiyak ito at isinisisi ang sarili na ganito ang nararanasan ng mga bata. Nagpunas ito ng luha at bumalik kung saan si Alex na kakalabas lang ng kaniyang kotse. Monica, may problema ba? Pag-aalalang tanong ni Alex nang makita niya ang itsura ni Monica na parang pinagbagsaka ng langit at lupa. Alex, naiiyak na sabi ni Monica. Bakit? Tanong ni Alex at dali-dali itong lumapit sa kinatatayuan ni Monica. May sasabihin ako sa'yo, pero sobrang takot na takot ako sa magiging desisyon at reaksyon mo sa sasabihin ko, sagot ni Monica na humahagulgol sa iyak. Ano ba yun? Makikinig ako. Mahinahong sagot ni Alex na may halong pagkataranta. Nung may nangyari sa atin, merong nabuo. Yung triplets. Sila ang bunga ng gabing yun. Lumuwas kami rito sa probinsya
at itinago ko sa'yo dahil natatakot ako. At baka kunin mo sa akin ang mga anak ko. Mas lalo akong kinabahan noong nakita kita ulit. Wala pa sana akong balak sabihin sa'yo kasi baka hindi mo rin sila tanggapin. Pero naghahanap na kasi yung mga bata at ayoko nang makaramdam sila ng kalungkutan kung pwede naman silang maging masaya kasi meron silang daddy. Nakapikit at umiiyak na pag-amin ni Monica. Natahimik naman si Alex at napatulala kay Monica. Ang ibig mo bang sabihin, akin ang triplets? Na ako ang mga ama nito? Mahinang tanong ni Alex. Oo, I'm sorry. Nakayukong sagot ni Monica. Natawa na habang naiiyak si Alex sa narinig. Nang marinig ito ni Monica, ay naglakas loob itong tignan si Alex. Nanlaki ang mga mata nito nang makitang lumuluha si Alex. So, Mami! Sigaw ng triplets sa malayo. May sasabihin pa sana si Monica nang biglang nagsigawan ang mga bata. Nang makita ng dalawa na patakbo ang mga bata patungo sa kanila, ay dali-dali ring nagpunas ang mga ito ng mga luha nila. Hindi ka pa uuwi, Mami? Tanong ni May. Tara na sa bahay, Mami. Pag-aalok ni Max. Gutom na ako, Mami. Mahinang sabi ni Mon. Tataas na si Mami. Inaantay ko lang yung kasama ko. Nakangiting sabi ni Monica. Yung naglibre ng ice cream? Masayang, sabi ni May. Nginitian ni Alex ang mga bata at dahan-dahang lumapit. Pwede ko ba kayong mayakap? Tanong ni Alex. Sige po. Masayang sabi ni Max at sabay-sabay na niyakap ng tatlo si Alex. Mauna na kayo at susunod kami, sabi ni Monica. Tumango naman ang triplets at tumakbo pa uwi. Nang nakalayo ang mga bata, lumingon si Monica kay Alex. Pwede bang bigyan mo ko ng time para sabihin sa kanila? Kabadong tanong ni Monica. Puno pa rin ng takot at kaba si Monica. Simula kasi nang umamin ito, hindi nagsalita ng kahit isang beses si Alex. Kita naman sa mga ikinikilos ni Alex na tanggap niya ang mga bata. Sa mga oras na nasa bahay nila si Alex, ay masaya itong nakikipaglaro sa mga bata. Ngunit kahit niminsan, hindi niya kinausap si Alex. Hindi nga maintindihan ni Monica kung bakit sobrang lungkot nito sa pakikitungo ni Alex sa kanya. Maraming salamat po sa pagkain. Mauna na po ako. Pagpapaalam ni Alex kay Nanay Rona. Bukas ulit mga bata! Masayang sabi ni Alex sa triplets. Bye-bye, Tito! Nakangiting kumaway ang triplets kay Alex. Hinatid ni Monica si Alex papunta sa sasakyan nito. Hindi pa rin mapakali si Monica. Alex, mahinang tawag ni Monica. Lumingon naman si Alex at hinarap si Monica. Anong oras mo susunduin ng mga bata? Nauutal na tanong ni Monica. Pupunta na lang ulit ako dito bukas, pagkatapos ko magpunta ng munisipyo. Kalmadong sagot ni Alex. Para kay Monica, ay galit si Alex sa nangyari dahil sa pagbago ng kilos at tono nito. Tungkol sa mga bata, mahinang sabi ni Monica at napayuko. Niyakap ni Alex si Monica at nanlaki ang mga mata ni Monica sa ginawa ni Alex. Nagpapasalamat ako at binigyan mo ko ng pagkakataong malaman ang tungkol sa mga bata, sa mga anak natin, bulong ni Alex. Nakahinga naman ang maluwag si Monica sa narinig at napangiti kay Alex nang humiwalay ito. Akala ko galit ka at kukunin mo sa akin ang mga bata. Nakayukong sabi ni Monica. Hinding-hindi ako magagalit sa'yo. Baka nga hindi ko magawang magalit sa'yo. Kahit tungkol sa anong bagay eh. Nakangiting sagot ni Alex at hinalikan ito sa noo. Mauna na ako. Pagpapaalam ni Alex. Nakaalis na si Alex pero si Monica ay nakatayo pa rin na parang statwa. Anong feeling nang mahalikan sa noo ng isang Alex McLaren? Bulong ni Angel at napasigaw naman si Monica sa gulat. Putragis naman, Angel! Sigaw ni Monica sabay hawak sa dibdib. Anong klaseng ngiti yan? Taas kilay na tanong ni Monica sa kaibigan. May pa natatakot ako. Kapadyan eh.
Ang ending, yayakapin at hahalikan sa noo. Pang-aasar ni Angel. Luka-luka. Ano-anong iniisip mo? Sagot ni Monica at umiling na lang ito. Eh bakit may pahalik sa noo? Kaya na ba? Pangungulik ni Angel habang hinahabol si Monica na binilisan ang paglalakad pa uwi. Anong kami? Inamin ko lang yung tungkol sa mga bata. Pagpapaliwanag nito. Eh bakit may pahalik at yakap? Nakangiting tanong ni Angel. Hindi ko alam, okay? Naasar na sagot ni Monica. Bakit ka namumutla? Singit na pang-asar ni Angel. Ano ba? Sigaw ni Monica at tinakpan ang mga mukha gamit ang mga kamay nito. Tumawa naman ang malakas si Angel dahil sa naging reaksyon ng kaibigan. Sige, seryoso na. Sorry. Sabi ni Angel habang tumatawa. Ang lakas talaga nito mang asar. Nakangusong, sabi ni Monica. Sorry na. So anong desisyon ng isa? Tanong ni Angel. Nagpasalamat. Kasi binigyan ko daw siya ng pagkakataon. At pupunta daw ulit siya dito bukas. Kwento ni Monica. Eh, sa mga bata. Nasabi mo na ba? Tanong ni Angel. Mamayang gabi, kapag patutulugin ko na. Hindi ko nga alam paano ko sasabihin eh. Kabadong sagot ni Monica. Aminin mo lang, mamaya yakap at halik din lang sa noong ending. Pang-aasar ni Angel at tumakbo paalis. May araw ka din, malilintikan ka rin sa akin. Sigaw ni Monica habang tumatawa. Kinagabihan, sinimula nang asikasuhin ni Monica ang kaniyang mga anak para matulog. Mami, siya ba ang daddy namin? Tanong ni Max sa kanya habang naiiyak. Nanlaki ang mga mata ni Monica sa biglang tanong ng kanyang anak. Sa tanong ng panganay ay napatingin na rin kay Monica, Cinnamon at May. Sa pagtingin ng mga bata kay Monica na parang nangungusap, ay napabuntong hininga si Monica. Umupo ito sa kama at pinalapit ang mga bata sa tabi niya. Oo, si Tito Alex ang daddy niyo. Mahinang sagot ni Monica. Bakit ngayon lang siya dumating? Tanong ni May. Ayaw niya ba sa amin? Tanong ni Mon na nag-uumpisa ng umiyak. Gustong gusto kayo ni Daddy. Kaya lang, noong nandito pa kayo sa tiyan ni Mami, nag-away kami. Ngayon okay na din kami ni Daddy. Sinabi ko na meron kaming gwapo at magandang mga anak. Pagkwento ni Monica habang hinahaplos-haplos ang kanyang mga anak. Hindi na kayo nag-aaway? Nakangusong tanong ni May. Hindi na. Kaya nandito si Daddy para makasama kayo. Nakangiting sabi ni Monica. May Daddy na tayo! Umiiyak na sabi ni Mon sa kanyang mga kakambal. Niyakap ni Monica ang kanyang mga anak hanggang sa napatulog niya ang mga ito. Hanip ah, one night stand. Naging away ng 7 taon, nakangising sabi ni Angel pagkalabas ni Monica sa kwarto ng mga bata. Ano ka ba? Baka marinig ka ng mga bata? Mahinang sigaw ni Monica sabay silip sa mga anak. Oo eh, layo ko kaya? Sagot ni Angel sabay upo. Bakit ka ba nandito? Nabitin ka ba sa pang-aasar? Inis na tanong ni Monica. Manghihingi lang ng soy, sabi ni Angel. Di ka pa kumuha dyan, nakabusangot na sabi ni Monica. Okay naman sila? Seryosong tanong ni Angel. Okay naman. Alam mo bang inaasar pala ang mga bata na wala daw silang ama? Dahil sa desisyon ko, nasaktan ko ang mga anak ko. Malungkot na sabi ni Monica. Huwag mo na isipin ang mga bagay na yan, Monica. Ang mahalaga, makakasama na nila ang daddy nila ngayon. Pag-comfort ni Angel. Sa bagay, mahinang sabi ni Monica at napangiti kay Angel. At least, diba? Nakakuha ka ng halik? Pang-aasar ni Angel. Papaluin na sana ni Monica si Angel nang ito ay tumakbo papuntang pinto. Luka-luka ka talaga? Inis na sabi ni Monica habang namumutla. Dumilat na lang si Angel at akmang aalis na sana ito nang biglang bumalik ito sa bahay nila Monica. Sis! Biglang tawag ni Angel. Ano na naman? Nakataas kilay na tanong ni Monica. Yung soy. Nakangiting sabi ni Angel at napailing na lang si Monica. Kinabukasan,
Maagang nagpunta si Monica at Angel sa kanilang pwesto sa palengke dahil maraming bumibili tuwing Sabado, habang si Alex naman ay kasama ni Mayor sa paaralan para masimulan ang kanyang proyekto. Napagdesisyon na ni Alex na ang unang gagawin niya ay i-renovate ang mga paaralan bago ito bilhan ng mga gamit para may mas maayos na magamit ang mga mag-aaral. "Ito yung bayad," sabi ng matandang bumili kay Monica. Nginitian ito ni Monica at nagpasalamat. "Mukhang maraming bumibili ah," sabi ni Alex habang si Monica ay busy na nag-aayos ng mga paninda. "Opo sir, mapapaaga uwi ko nito." Masayang wika ni Monica. "Magbuti kung ganun, makakalabas tayo ng mga bata," nakangiting sagot ni Alex. Nagtaka si Monica sa narinig niya at nanlaki ang mga mata nito nang pag-angat niya ng kanyang ulo. Nakatayo sa harapan niya si Alex habang nakangiti sa kanya. "Ah, anong ginagawa mo dito?" Pabulong na tanong ni Monica. "Sinusundo ko lang yung ina ng mga anak ko." Nakakalukong ngiti ni Alex. Napayoko si Monica at namutla dahil sa mga salita ni Alex. "Ah, sige, ubusin ko lang to," nahihiyang sagot ni Monica. "Anong uubusin? Umalis ka na. Ako na bahala dito sa mga paninda mo," nakangiting sabi ni Angel habang naglalakad palapit kay Monica. "Sigurado ka?" bulong ni Monica. Lumapit naman si Angel at nilapit ang kanyang mukha sa bandang tenga ni Monica. "Alam ko rin naman na excited ka ng makasama si Daddy Alex. Pang-aasar nito." Pabirong pinalo ni Monica ang kaibigan habang dali-daling inalis ang kaniyang apron. Hindi maitago ni Monica ang saya na kaniyang nararamdaman. "Let's go?" tanong ni Alex at tumango si Monica. Habang nasa kotse, hindi mapakali si Monica sa kinauupuan niya at sobrang bilis ng kabog ng puso nito na parang anytime ay sasabog. "Uwi na tayo sa inyo at ayusan ng mga bata," sabi ni Alex habang busy sa magmamaneho. "Saan tayo pupunta?" tanong ni Monica. "Ipapasyal natin ang mga bata at kakain sa labas. Magbabanding tayong pamilya para makabawi naman ako sa ilang taong nawalay ako sa inyo," sabi ni Alex. Pamilya? Hindi makapaniwalang tanong ni Monica at ramdam nito ang buong mukha niya ay namumutla na. Mas lalong bumilis ang tibok ng puso nito at nakaramdam ng sobrang init. "Oo, ano ba tayo? Diba isang pamilya? Ba, okay ka lang ba? Namumutla ka," sabi ni Alex. Bigla itong nag-alala dahil sobrang putla ng mukha ni Monica. Dali-dali itong itinabi ang kanyang kotse at hinawakan ng noo ni Monica. "Hindi ka naman mainit," pagtataka ni Alex. "Ah, wala to. Nainitan lang sa panahon at medyo pagod. Mawawala din to pagkatapos kong maligo," kabadong sagot ni Monica at dali-dali nitong binuksan ang bintana. "Ganun ba? Sige, tara na para makaligo ka kaagad," sabi ni Alex at nagmaneho na ito pauwi sa kanila. "Nay, Max, May at Mon," sigaw ni Monica pagpasok ng bahay. "Asa kwarto, naglalaro sila," mahinahong sagot ni Nanay Rona na kagagaling lang sa kanyang tindahan. "Mano po, Nay," pagbati ni Alex at masaya namang tinanggap ni Nanay Rona ang pagmano ni Alex. "Andito ka pala, iho. Asa kwarto ang mga bata. At ikaw, Monica, maligo ka na. Ang langsa ng amoy mo," pagrereklamo ni Nanay Rona at napaamoy naman si Monica sa sarili. "Sige po, Nay. Doon ang kwarto ng mga bata," nakangusong sagot ni Monica sa ina at itinuro kay Alex ang kwarto kung saan ang mga bata. Pagpasok ni Alex ay napatigil ang mga bata sa paglalaro. Naramdaman agad ni Alex na parang may mali dahil sa naging reaksyon ng mga bata. Umupo ito sa tabi ng tatlo at ngumiti. "Hello," malambing na bati ni Alex. "Hello po," sabay-sabay na sagot ng triplets habang nakayuko. "Wala bang hug si Daddy?" tanong ni Alex. Nagtingin na ng tatlo at nagsimulang umiyak. Lumapit ang mga ito papunta kay Alex at niyakap habang umiiyak. "Sorry, at ngayon lang nakarating si Daddy," bulong nito at niyakap ng mahigpit ang mga bata. Ngayon, naiintindihan na ni Alex kung bakit sobrang gaan ang pakiramdam niya noong una niyang nakita ang mga triplets. "Hindi mo na kami iiwan?"
Nakangusong tanong ni May. Hindi na mawawala si Daddy. At para makabawi ako sa inyo, lalabas tayo para mamasyal. Nakangiting sabi ni Alex. Talaga? Excited na tanong ni Max at tumango naman si Alex. Paano po si Mommy? Malungkot na tanong ni Mon. Siyempre kasama si Mommy. Masayang sagot ni Alex. Magpapalit na ako. Nagmamadaling sabi ni Max at sumunod naman ang dalawa na tumayo para mag-ayos. Natawa naman si Alex sa mga bata. Masayang na masyal sina Alex at Monica kasama ang kanilang mga anak. Hindi na nga nahihiya ang mga bata at sobrang komportable sa kanilang ama. Samantalang si Monica ay di pa rin mapatigil ang kanyang pusong nagwawala. Sino ba namang hindi kung si Alex ay wala nang ginawa kundi tratuhin siyang parang asawa nito? Pero sa kabila ng lahat, sobrang gaan at saya ni Monica makita ang malalawak na ngiti ng triplets. Ang taas ng lagnat mo, pag-aalala ni Alex. Bigla kasing namutla na naman si Monica sa loob ng kotse. Medyo nag-iba nga yung pakaramdam ko. Naghihinang sagot ni Monica. Pauwi naman na tayo. Makakapagpahinga ka na. Sabi ni Alex. Daddy, sa bahay ka ba matutulog? Tanong ni May. Hindi anak. Pupunta na lang ulit ako bukas ha. Malambing na sagot ni Alex habang nakatingin sa rear mirror. Mommy, di ba pwedeng sa bahay na lang matulog si Daddy? Nakangusong tanong ni Moon. Please Mommy, gusto ko pang makasama si Daddy. Singit na sabi ni Max. Nagsitinginan sina Monica at Alex. Napaubo si Alex habang si Monica ay napalunok. Pwede naman anak. Masama rin kasi ang pakiramdam ni Mommy. Kaya si Daddy muna bahala sa inyo. Pautal-utal na sagot ni Monica. Pagka-uwi nila sa bahay, nakangiting binati nila si Nanay Rona. Anay, dito po muna sa bahay si Alex. Request ng mga bata. Nahihiyang paalam ni Monica. Ganun ba? Aba, mabuti. At makakasama ka ng mga bata ng mas matagal. Sakto at doon muna ako sa bahay nila, Angel. Doon muna ako maninirahan. Masayang sagot ni Nanay Rona. Po? Nagtatakang tanong ni Monica. Nagpunta kasi si Nardo sa Maynila. Walang kasama si Angel sa kanila. Sabi ni Nanay Rona. Sige, Nay. Nanghihinang sagot ni Monica. Okay ka lang. Uminom ka na ng gamot para makapagpahinga ka. Pag-aala lang sabi ni Alex. Magpahinga ka na anak. Naku, ang taas ng lagnat mo. Pag-aala lang sabi ni Nanay Rona matapos niya itong hawakan sa noo. Opo, Nay. Nahinang sagot ni Monica at nagpunta sa kanyang kwarto. Huwag na po kayo mag-alala, Nay. Ako na pong bahala sa mag-iina ko. Nakangiting sabi ni Alex. Napangiti naman si Nanay Rona sa mga salita ni Alex at tumango ito. Nang makaalis sa bahay, si Nanay Rona ay nagsimula ng asikasuhin ni Alex ang mga bata para maghanda na sa pagtulog. Matapos nitong asikasuhin ang triplets, ay nagpunta ito sa kwarto ni Monica. Malalim at diretso ang ubo ang bumungad kay Alex pagpasok sa kwarto ni Monica. Uminom ka ng tubig. Baka mamaos ka niyan. Mahinahong sabi ni Alex. Salamat. Nag-abala ka pa. Sabi ni Monica. Inaalalayan ni Alex si Monica para makaupo para makainom ng tubig. Sigurado ka bang dito ka muna? Hindi ba may kailangan ka pang trabahuhin sa mga school? Nahihiyang tanong ni Monica. Huwag mo muna alalahanin ang mga yan. Ilang taon akong mawawala. Hayaan mo namang makabawi ako sa mga araw na wala ako habang naghihirap ka sa pagbubuntis mo sa mga bata. Nakangiting sabi ni Alex. Hindi naman tayo mag-asawa o magkasintahan para asikasuhin mo ko. Nakayokong sabi ni Monica. Napatahimik at nanlumo si Alex sa kanyang narinig. Tama naman ang sinabi ni Monica. Wala naman silang ugnayan na dalawa kundi ang mga bata. Pagkatapos ng gabing merong nangyari sa kanila, araw-araw nagpunta si Alex sa bar. Umaasang makita niya ulit si Monica pero lumipas ang isang buwan. Hindi na ito nagpakita pa sa bar hanggang sa nalaman na lang ni Alex na matagal na palang umalis si Monica. Ilang taon man ang nakalipas ay hindi nito nawala sa kaniyang isipan. Hindi nawala sa isipan ni Alex ang bawat anggulo kay Monica.
na natatandaan niya. Ngayong nakita na ulit sila at nalaman niya na mayroon pang triplets silang anak, ay napagdesisyon na nitong hinding-hindi na niya papakawalan pa si Monica. Nang wala nang narinig si Monica, inangat niya ang kaniyang ulo para tignan si Alex at nakita niya itong nakayuko na parang malalim ang iniisip. Naramdaman naman ni Alex ang tingin kaya tinignan rin si Monica. Malungkot na ngiti ang ibinigay niya kay Monica. Alam ko, pero gusto ko sanang malaman mo na kahit isang araw, hindi ka nawala sa isipan ko, Monica. Mahinahong sabi ni Alex at hinalikan sa noo si Monica bago lumabas ng kwarto. Kinabukasan, si Alex ang nag-aasikaso sa mga bata. Kamusta ang pakiramdam mo? Tanong ni Alex kay Monica na kagigising lamang. Okay naman, medyo nahihilo lang, pero hindi na tulad kahapon. Mahinang sagot ni Monica habang tinitingnan ang kanilang bahay. Asan ang mga bata? Tanong ni Monica. Kumain na sila ng almusal at pinaliguan ko na rin. Kinuha sila ni Nanay Rona kanina, sabi ni Alex habang naghuhugas ng pinggan. Ako na dyan, nahihiyang sabi ni Monica. Kumain ka na lang dyan at uminom ng gamot. At syempre magpahinga, ako na bahala dito, nakangiting sabi ni Alex. Sige, sagot ni Monica habang kumakain at tinitingnan ni Monica si Alex habang nag-aayos at naglilinis sa loob ng bahay nila. Napalunok ito habang tinitingnan ang mga braso ni Alex na kitang-kita ang mga ugat nito. Bakit? Curious na tanong ni Alex. Wala. Natatarantang sagot ni Monica at umiwas ng tingin. Dali-dali nitong inubos ang pagkain. Tatayo na sana ito nang biglang lumapit sa kanya si Alex para mag-abot ng tubig. Sa sobrang lapit ni Alex, naamoy ni Monica ang mabangong amoy ni Alex. Napalunok ulit ito at kinuha agad ang tubig para uminom. Habang nga umiinom ito, ay nagnanakaw tingin sa katawan ni Alex. Hindi mapigilan ni Monica na hindi tignan si Alex dahil sa nakasando ito ng napakanipis. Nang inilapag ni Monica ang mga gamit niyang plato at baso, sa lababo biglang lumapit ulit si Alex sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Monica nang makita niyang palapit ng palapit ang mukha ni Alex sa kanya at napapikit ito. Idinikit ni Alex ang kaniyang noo sa noo ni Monica para tignan kung mainit pa si Monica. Wala ka ng lagnat, konting pahinga ka na lang, bulong ni Alex. Sobrang bilis ng tibok ng puso ni Monica at pakiramdam nito ay nanlalambot ang kaniyang mga tuhod. Inilayo na ni Alex ang kaniyang ulo kay Monica at napangiti ito sa reaksyon na nakita niya. Nakapikit at namumutla si Monica. Sinilip ni Monica kung nakalayo na si Alex at nang nakita niyang nakatitig itong nakangiti sa kanya ay mas lalong namutla ang kaniyang mukha. Tigilan mo nga ako, nauutal na pagsigaw na sabi ni Monica. Bakit? Malambing na tanong ni Alex. Huwag mo kong inaakit, sigaw ni Monica. Hindi naman kita inaakit ah, natatawang sagot ni Alex. Anong hindi? Bahala ka nga dyan, sigaw ni Monica at tumakbo papuntang kwarto. Ngumiti ng nakakaloko si Alex at natawa sa reaksyon ni Monica. Sobrang iwas ni Monica kay Alex. Sisilip muna ito sa labas ng kwarto para makita kung meron si Alex o wala. Ngayong kailangan niya ulit magpunta sa CR ay sumilip ulit ito sa labas ng kwarto. Nang makita niyang walang tao ay dali-dali itong nagtakbo papuntang banyo. Pagkalabas niya ng CR ay lumabas din sa kabilang banyo si Alex na bagong ligo. Nanlaki ang mga mata ni Monica at dahan-dahang tiningnan ang katawan ni Alex. Akala ko wala ka, kinakabahan na sabi ni Monica at napalunok ito habang tinitingnan ang abs ni Alex. Paalis pa lang, may aasikasuhin lang sa office ni Mayor, nakangiting sagot ni Alex. Sige, sagot ni Monica at takbo papuntang kwarto. Delikado to, hinihingal na bulong sa sarili ni Monica habang nakahawak sa kaniyang dibdib. Kinagabihan, nagising si Monica sa ingay ng mga bata sa sala. Bumangon ito at lumabas.
Masaya nitong pinanood si Alex kasama ang mga bata na naglalaro. Napansin ni Alex si Monica at ngumiti ito sa kanya. "Kamusta ang pakiramdam mo?" tanong ni Alex. "Mami, okay na po kayo?" Maligayang tanong ni Mon sabay takbo at yumakap sa ina. Ganon din ang ginawa ng dalawang nilang anak at yumakap kay Monica. "Magaling na si Mami. Kumain na ba kayo?" Masayang tanong ni Monica sa mga anak. "Kakatapos ko lang magluto ng adobong manok. Inaantay na lang namin na magising ka," sabi ni Alex habang naglalakad palapit kay Monica. "Ganun ba? Tara, kain na tayo," sabi ni Monica sa mga anak, at hanggang sa kainan ay todo iwas pa rin ito kay Alex. Matapos kumain ang mga ito, inasikaso ni Monica ang mga bata. Habang naglalaro na ang mga bata, matapos nilang mabihisan at napansin ni Monica na wala si Alex. Nakita nitong nakaupo si Alex sa labas at parang malalim ang iniisip. Nagtimpla ito ng kape at ipinunta kay Alex. "Di ka ba nilalamig?" tanong ni Monica sabay abot ng kape kay Alex. "Salamat." "Hindi naman. Ang presko nga eh," nakangiting sabi ni Alex. "Anong iniisip mo?" tanong ni Monica. "Kayo. Tayo." Seryosong sabi ni Alex habang nakatingin kay Monica. Namutla at napayoko si Monica. Huminga ito ng malalim at tumingin ulit kay Alex. "Tayo? Simula nang dumating ka, nagulo na ang isip ko. Sa mga salita mo, pakiramdam ko, gusto mong maging buong pamilya tayo. Pero at the same time, pakiramdam ko ang gusto mo lang ay maging mabuting tayo sa isa't isa para sa mga bata," pag-amin ni Monica. Hinalikan ni Alex si Monica na para bang ito'y gutom na gutom. Napakapit ng mahigpit si Monica sa kaniyang damit. "Ngayon, ano nang nararamdaman na gusto ko?" malambing na sabi ni Alex habang tinitingnan si Monica na para bang ito ay nang aakit. Namutla na naman ang buong mukha ni Monica at napahagat labi habang tumingin pabalik si Alex. "Ayokong sagutin ang tanong mo," nakangusong sagot ni Monica at naglakad na papasok ng bahay habang nakangiti. Sa dalawang linggo na nanirahan si Alex sa bahay nila Monica ay mas naging malapit ang dalawa sa isa't isa. Halos lahat ng mga tao sa probinsya ay alam na sila ay mag-asawa. Hindi man sinasabi ng dalawa na mag-asawa sila, ay hindi rin naman nila kinokorek o dinideny sa mga tao. Gigising ng umaga si Monica para magluto. Sabay sila kakain at nagtutulungan na ayusan ang kanilang mga anak bago ihatid sa eskwelahan. Magpupunta si Monica sa kaniyang pwesto samantalang si Alex naman ay sinimulan ang proyekto. Yun ay ang ma-renovate ang mga eskwelahan. Pagdating ng hapon ay susunduin ni Alex si Monica sa palengke kasama ang mga bata at sabay uuwi. "Monica, ay na naman ang asawa mo. Sinusundo ka na naman?" pang-aasar ng isa sa mga kasama ni Monica sa palengke. Hindi nagawang pansinin ni Monica ang kaniyang kasama dahil sa excited itong nag-ayos nang nakitang papalapit si Alex. "Uwi na tayo?" masayang sabi ni Alex. "Kukunin ko lang ang bag ko," nakangiting sagot ni Monica. Kinuha agad ni Alex lahat ng bitbit ni Monica at hinawakan ito sa kamay papuntang kotse. Masayang nagsalo sina Monica at Alex kasama ang mga bata. Matapos kang maghugas ni Monica ng mga pinggan ay nakita na naman niyang nakaupo si Alex sa labas at may hawak na beer. "Ba't nakaupo ka dyan mag-isa? Habi mo na siguro to," natatawang sabi ni Monica. "Gusto mo?" pag-aalok ni Alex. "Sige, bigyan mo ko. Nakatulog naman ang mga bata," sabi ni Monica at iniabot naman ni Alex ang beer. Masayang nagkwentuhan ng dalawa tungkol sa mga nakakatawang nangyari sa paglaki ng kanilang mga anak. Sa bawat tawa at ngiti ni Monica ay di magawang tumitig ni Alex. "Mahal kita, Monica," biglang sabi ni Alex. Hindi na naituloy ni Monica ang sasabihin dahil hinalikan ito ni Alex. Tinanggap naman ito ni Monica at niyakap si Alex. Sa gabing yun, may nangyari sa dalawa pero ngayon, nagsama ang dalawa dahil sa pagmamahala nilang dalawa.
Nang magising si Monica, ay napansin niyang wala si Alex sa tabi niya. Bumangon ito at nagsuot ng damit bago lumabas. Nakita niyang wala ang mga bata. At nabasa ang sulat na iniwan ni Alex. Nasa school ang mga bata. Nakangiti si Monica sa nabasa at dali-dali na itong nag-ayos para magpunta sa palengke. Hanip! Ibang ngiti natin ngayon na. Pang-aasar ni Angel. Ano? Ano napapansin mo? Natatawang sabi ni Monica. Uuwi na pala si Nardo bukas. Paano ba yan? Di nyo na masosolo ang bahay. Nakangiting sabi ni Angel. Baliw to. Sabi ni Monica at umiling na lang sa pang-aasar ni Angel. Katulad ng mga nakaraang araw, inantay ni Monica na sunduin ito ni Alex dahil ito na ang naging routine ng dalawa. Ngunit ilang oras na ang nakalipas ay hindi pa rin dumarating si Alex. Uwi na tayo. Baka maraming inaasikaso si Alex. Sabi ni Angel, pero si Monica ay sobra ang kaba na nararamdaman. Hindi man lang nagtawag o nag-text. Malungkot na sagot ni Monica. Hayaan mo na. Baka busy lang. Alam mo naman na marami siyang ipinapagawa sa paaralan. Sabi ni Angel. Nang nakarating na si Monica sa bahay, ay nakita niyang naglalaro ang mga bata. Mami, si Daddy? Tanong ni Max. Hindi niya ba kayo sinundo? Tanong ni Monica. Si nanay ang nagsundo sa amin, Mami. Malungkot na sabi ni May. San si Daddy? Nakangusong tanong ni Mon. Baka may trinabaho lang. Nginitian nito ang mga bata at nagpunta sa store ni Nanay Rona. Nay, nakita niyo po ba si Alex? Nag-aalalang tanong ni Monica. Hindi eh. Kaninang umaga ko siya huling nakita noong binili niya ang pagsundo ng mga bata. Sabi ni Nanay Rona. Puno ng kaba si Monica dahil sa bigla ang pagkawala ni Alex. Ilang beses nitong sinubukang tawagan si Alex, pero kahit isang sagot sa tawag at text ay wala. Nagpunta rin si Monica sa munisipyo para hanapin si Alex nang nasabi ni Mayor na nagpunta ito sa syudad. Isang linggo na ang nakalipas, pero kahit isang paramdam, walang natanggap si Monica. Marami ka pa bang paninda? Tanong ni Angel. Kakaubos lang. Lilinisin ko na lang ito at susunduin ko ang mga bata. Sabi ni Monica. Sinundo na siya ni nanay. May pupuntahan daw sila. Sabi ni Angel. Saan naman daw? Nakakunot noong tanong ni Monica. Hindi ko alam. Wala namang nabanggit. Sabi ni Angel. Hindi ka ulit susunduin ang asawa mo? Tanong ng isa nilang kasamahan. Hindi eh. Busy pa sa trabaho? Sabi ni Monica. Wala pa rin bang paramdam? Tanong ni Angel. Wala eh. Malilintikan talaga yun sa akin pagbalik niya. Naiinis na sabi ni Monica. Paano pag di bumalik? Tanong ni Angel. Hindi ko alam. Bulong ni Monica at umalis na. Umuwi ito ng mag-isa at dahil wala ang mga bata, naglinis muna ito bago magluto. Nang nagbukas ang pinto, nagulat si Monica nang nakitang papasok sa bahay si Alex. Anong ginagawa mo dito? Galit na sabi ni Monica. Hindi na ba ako pwede dito? Nagtatakang tanong ni Alex. Asan ang mga bata? Tanong ni Alex pagkatapos niyang alisin ang kaniyang mga sapatos. Umalis ka ng walang paalam at walang paramdam ng isang linggo tapos babalik ka na parang walang nangyari? Sigaw ni Monica at binato ang sandok na hawak nito. May nasikaso lang ako sa syudad. Natatarantang sagot ni Alex habang umiiwas sa mga bagay na binabato ni Monica. Aalis-alis ka tapos ang lakas ng loob mong bumalik? Sigaw ni Monica at nagbato na naman ang gamit ng kung ano ang mahawakan niya. Nakakatakot ka naman asawa ko. Panglalambing ni Alex. Anong asawa? Wala kang asawa? Buisit ka? Akala ko kung ano nang nangyari sa'yo. Sigaw ni Monica at kukuha pa sana siya ng gamit na ibabato. Monica! Sigaw ni Alex at nang lumingon si Monica para batuhin ulit, napatigil ito at dahil sa gulat, nabitawan niya ang gamit na ibabato na sana niya. Nanlaki ang mga mata nito nang nakita niyang nakaluhod si Alex habang may hawak na singsing. Para magkaroon na ako ng asawa. Will you marry me? Nakangiting tanong ni Alex. Saan ka nagpunta? Naiiyak na tanong ni Monica. Sa syudad. Nag-emergency business ako. Sagot naman agad ni Alex. Bakit hindi ka man lang nagsabi o nagparamdam?
Umiiyak na tanong ni Monica. Inayos ko kasi kagad ang mga dapat trabahuin doon. Kaya talagang hindi ako nakahanap ng oras para tignan ang cellphone ko. Seryosong sagot ni Alex. Mahal mo ba ako? Nakangusong tanong ni Monica habang umiiyak. Sobra. Malambing na sagot ni Alex. Will you marry me? Tanong ulit ni Alex. Oo. Umiiyak na nakangiti si Monica habang tumatango-tango. Gumiti ng malawak si Alex at tumayo para yakapin si Monica. Masayang nagkayakapan at naghalikan ang dalawa. Tapos na ba? Tanong ni Angel habang hawak-hawak ang kaniyang anak na si Angelo. Oo, tapos na. Natatawang sagot ni Alex. Chismosa ka talaga. Tumatawang sabi ni Monica habang nagpupunas ng luha. Ang drama mo naman magalit. Buntis ka ulit siguro. Pagbibiro ni Angel habang tinitignan ang paligid ng bahay. Nanlaki ang mga mata ni Monica at napatingin kay Alex na gulat rin sa narinig. Makalipas ang 5 buwan, ikinasal na rin sina Monica at Alex. Tama nga ang sinabi ni Angel. Buntis nga ito. Nanirahan sila sa probinsya ng 2 taon hanggang sa napagdesisyon na nilang lumuwas sa syudad at manirahan sa tahanan ni Alex. Naawa kasi itong si Monica sa kanyang asawa na laging nagbabiyahe. Kaya siya na ang nagsabing lumipat sa syudad. Siyempre, sinama ng 2 ang pamilya ni Angel. Nagdalawang isip pa nga ang mag-asawa. Pero dahil naging close naman si Nardo at Alex, ay nakumbinsi din ito ng mag-asawa. Tinuruan ni Alex si Nardo at Angel sa pagpapatakbo sa isang shop ni Alex bago niya itong binigay sa kanila ng tuluyan. Si Nanay Rona naman ay masayang nakikipagbanding sa ina ni Alex. Naging mag-best friend na nga ang mga ito na hindi mo mapaghiwalay. Habang si Monica naman ay naging housewife. Ayaw kasi nito na ipaubaya ang pagluluto at pag-aalaga sa mag-aama nito. Siyempre, meron din silang kasambahay na tumutulong sa loob ng bahay. Ilang taon man ang naudlot para sila ay maging buong pamilya. Doble-doble naman ang kasiyahan na nararamdaman nila ngayon.